Ngayong araw na to mga kayat, ito yung pangalawang araw namin ng paggawa ng bahay dito sa gitna ng palayan. Kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan ngayong araw na to. So, nung day 1, medyo napagod talaga kami mga kayat kasi bumunta pa kami sa bukid para kumuha ng mga kahoy. Mas lalo nakakapagod na ngayon kasi kumuha na kami ng mga kawayan or tawag sa amin dito patog. Yun, kumuha kami doon naman sa bukid. Shoutout nga para sa ate ko at sa bayo ko kasi sa kanila yung mga kubo ko ay mga patong na yan. Galing sa kanya o mga kawayan. Anong tawag sa inyo yan? Aray, wait lang. Inihingal ako mag-voiceover. So ayun mga kayat, papakita ko sa inyo yung dito ng paggawa namin ng kubo. Dito sa gitna ng palayan. Shush! So ayun na nga mga kayat. Hello for today's video. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man ito mapanood. Ngayong araw na ito mga kayat, ito yung pangalawang araw namin na paggawa ng kubo o bahay dito sa gitna ng palayan. So ngayong araw na ito, ikukuha kami ng mga kawayan dito sa bayaw ko. Shoutout nga pala sa bayaw kasi binigyan nila kami ng mga kawayan kasi medyo malayo kasi yung meron naman sa amin dun sa Kogon kaya lang medyo malayo. Mas malayo talaga dito sa bukid. So dito malapit lang to. So samahan nyo kami din sa journey namin ng paggawa ng bukot. May kasama pala kami isang tao. Ayan, nakita nyo ba yan? Yan si Jun Dikay. At nakakuha na kami mga kayot, isa lang yung binuhat namin gawa na yung mabigat nga, mahaba naman yan kasi mga kayot. So, mabigat talaga yung kawayan or patong tawag sa amin ito. At shoutout nga pala kayo yung Dikay na tumulong sa amin yung bata na yan. Talagang matulungin talaga yung bata na yan kapag wala talagang pasok sila. Tumutulong talaga yan sa mga ginagawa namin mga kalukuhan dito sa lugar namin. Awa! So ayun mga kayot, dinadala na namin. Ito na yung isang batang na to. Kulit-kulit nito eh. Nandun kasi yung ano namin kubo. Ayun. So andito kami. Dala ko rin yung isa. Ayun. Amang ging-ging. Ito yung gagamitin namin dun sa taas para paglalagyan siya ng bubong. Let's go! So ayun mga kayot, ito yung haba. Grado ko, pantay na ha. Amo na ng sukulon mo ha. Ay! Yay! Ano na ho, sa merige? Yan yung haba. Yan, sukat yan. Ano yung bahay namin ha. Ito kami na gano'n sa kawayan, gawa ng walang space doon. Gawa ng yun nga, doon siya sumapit sa palayan. Parang kulang kami ng itak. At ito na nga mga kayo, tinaylapse ko na lang itong ginagawa ni Nini. Kaya lang kulang talaga kami ng isang itak. Kasi kailangan talaga dapat dalawang itak. Tinan nyo, tagmimint, ano lang ako dyan. Tamang load na lang ako sa kanya. Yan, tingin-tingin kasi nga wala akong itak na dala. Nakalimutan ko kasi pumunta na nga kami sa Kogon. Eh, hindi pala ako nakapagdala ng itak. Kailangan kasi dapat dalawa. Ganyan pala yung kabayan, pala yung kabayan na kinuha namin para paglalagyan niya ng anahaw or bubong kung tawag sa amin. Basta tawag anahaw or bubong yan. Kasi, ayun lang. So, ayan, binilang ko na lang mga kayo kasi kailangan, bilang kasi dapat yung naka 15 piraso yung 15 piraso, bali 30 piraso dapat na ganyan. Yung mga, hindi ko lang ano matawag sa Tagalog yan. Basta yung bahala na kayo mag-adjust. So, ayun, mahirap kasi mga kayo. Maghapon na rin kami gumawa niyan kasi nga sobrang init yan sa palayan. At shoutout nga pala kayla Ate Jubel. Pasensya na kung hindi kami nakapagpaalam. Diyan muna kami nag-ano ng mga susunugin na lang namin yun Ate Jubel. Kasi nga, so walang space doon sa may palayan. Kaya dito na lang kami nag-ano. Nag-yas-yas kung tawag sa amin dito. Kung hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Yung yas-yas na yan. Yung parang nililinis mo yung kawayan para paglalagyan mo yan ng mga anahaw yun. Ayun, si Judy kayo naka-orange at ako naman yung naka-pula at si Nini naman yung hindi ko alam nung kulay-kulay green ata yun. So, wala kaming ginagawa dyan kasi nga kulang yung itak. So, had to say. So, pero sa susunod, kailangan talaga lagi handa tayo. Kailangan dalawa na yung itak namin. Awaw! So, yun mga kayo. Tapit lang. Ito na yung lahat. Yan. Yan talaga na namin siya. Para mas malupit. So, time lapse ko na lang mga kayo para tuloy-tuloy yung ating gawa. Kasi ako naman yung akit yun sa task. Let's go!
na nga mga kayot, mga siguro mga bandang alas 5 na ito itong ginawa namin kasi ito pa lang yung parang umano pa lang yung init, hindi na ano ng init dito. So nagsimula na kami, ako yung umakyat kasi nga ayaw ni Nini umakyat yan sa taas kasi nga takot daw siya sa high. Ah, takot siya sa matataas. Eh, well, sana all, ako rin. Kasi baka maano yung bubong namin, yung bahay namin, baka magiba. Wala. Ano kasi yan mga kayot, umano pa yung yug pa yan, hindi wala pa yung masyadong tawakin sa amon sarig. Para pa yun ang sarig makit. So ako yung makiat dyan. So baka yung matatapos lang pala namin dyan makit, yung ganyang isang wave lang, yung sa kabila ay isang ano lang, parang isang ganyan lang yung ganyan hanggang panggang dulo dyan. Yung sa kabila hindi malay matatapos nga kasi nga abutan na kasi kami ng hapon dyan makit. Ayun pala, may dumating nga tayo isang tropa dyan yung nakahubad. Ayun ako, oh, patingin-tingin, oh, alam mo, foreman yan pala, yung foreman namin mga kayot, yung foreman yan pala, yung engineer namin yan nagagawa. Sorry pa siya dyan yung buhay sobrero kasi para pag nagbubuhay sobrero ako, may mga makulit dito, may mga katabi ako, tawa. Hindi ka na magparatawa. Hindi ka na magparatawa. Nagbubuhay sobrero kita, ha? Ano yun? So ayan mga kayo, tabagan nyo na yung mga susunod namin gagawin dito sa bahay namin kasi nga naano na ako magbuhay sobrero. Mahirap talaga magbuhay sobrero, no? Shoutout nga para sa mga sponsor na to, sa mga na-sponsor natin dyan. Maraming salamat sa mga gusto pa mag-sponsor ng pambili ng Paco or pambili ng plywood. Mas trip kasi namin yung ano nito, yung tawag dito, yung tawag dingding is mas maganda yung parang nature ganun, di ba? So abangan nyo lang journey na to. And maraming salamat pala sa mag-sponsor sa amin ng Anahaw. Kay Tio Romel Brabante, sinabihan na namin yun kahapon kung okay lang sa kanila humingi ng Anahaw. Okay lang naman daw. Maraming salamat mga kayot. Dito lang muna itong katapos itong day 2 ng aming paggawa. Ah, wow! So, ayan mga kayot. Update lang. Geng. Ayan na yung bahay namin. So, yung kabila mga kayot, din na namin siguro matatapos kasi anong oras na? Alas 6 na ata. So, abangan nyo lang susunod namin mga vlog. Ah!